Grade 6 Araling Panlipunan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pag-usbong ng liberal na ideya. Sa simula pa lang ng pananakop ng Spain sa ating mga lupain, may mga pangkat ng ating mga ninuno ang nakipaglaban. Sa loob ng mahigit 300 taong pananakop ng Spain, mahigit na 100 taong pag-aalsa ang kanilang ginawa at pakikipaglaban. Narito ang mga pangyayari tungkol sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan. Una, ang pag-usbong ng liberal na ideya. Ano ba ang ibig sabihin ng liberal na ideya? Ito ay ang mga bagay na natural na karapatan ng mga mamamayan na mamuhay na may kalayaan. Ito rin ay isang teorya. Teorya ng social contract na nagsasabi na sa bawat karapatan na mayroon tayo ay may obligasyon tayo na huwag itong abusuhin at maminsala ng karapatan ng iba. Ang epekto ng pagunlad at makabagong agham at revolusyon sa iba't ibang panig ng mundo, ginamit ang liberal na ideya na ito upang mapaunlad ang buhay ng mga tao. Nagkaroon ng makabagong pampolitika, pangkabuhayan, pangrelihiyon, at pangedukasyon dahil sa kaisipang liberal. Ito ang tinawag na panahon ng kaliwanagan or enlightenment. Ito ay nagsimula sa mga kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. Umunlad ang kaisipang liberal sa Europe noong ika-18 siglo. Ang kaisipang ito ay nabalitaan ng mga Pilipino at naging mulat ito sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang mga pangkat ng mga Pilipino na kapag-aral ay humikayat sa mga mamamayan, tuligsain ang kawalan ng katarungan sa Pilipinas. Ang sumunod ay ang pagbubukas ng Pilipinas sa pangdaigdigang kalakalan noong 1834. Sa pagbubukas nito, umunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa pag-unlad ng kabuhayan ng Pilipinas, marami ang yumaman at nakapag-aral ang kanilang mga anak. Lumaki ang pag-asa ng mga Pilipino na maging malaya at matamasa ang mga karapatan ng isang malayang bansa. Ang kaisipang ito ay tinawag na filibusterismo o subversibong kaisipan na siyang naging dahilan ng pagkagalit ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Ang sumunod ay ang pagbabago ng antas ng lipunan. Nagbago ang kalagayan ng mga tao dahil sa pagbabago ng iba't ibang aspekto ng lipunan. At dahil dito, nagbago rin ang batayan ng paghuhuri ng antas ng katayuan ng tao sa lipunan na nakabatay sa kalagayan at pinag-aralan. Nanatiling pinakamataas na uri ang mga kolonyalistang Espanyol. Sila ang mga tinawag na peninsulares o insulares. Peninsulars or insulars. Narito ang mga sumusunod. Nangunguna sa antas ng lipunan ang peninsulares, insulares, mestizo, principalia, at ang panghuli ay ang indio. Ang mga peninsulares ay ang mga Espanyol na ipinanganak sa Spain. Ang mga insulares naman ay ang mga Espanyol na ipinanganak sa bansang kolonya ng Spain tulad ng Pilipinas. Ang sumunod na antas ay ang mestizo. Ang mestizo ay anak ng mga Pilipino na nahaluan ng dugong Espanyol o Chino. Ang prinsipalya naman ay ang mayayamang mamamayang Pilipino. At ang panghuli ay ang mga Indio. Sila ang mga katutubong Pilipino na itinuring na pinakamababang antas o uri ng katayuan sa lipunan. Ang sumunod ay ang pagkakaroon ng panggitnang lipunan o middle class na nakapag-aral. Ang mga Pilipino na kaangat sa lipunan ay nakapag-aral. Sila rin ay naglakbay at nag-aral sa ibang bansa. Namulat sila sa kaisipang liberal sa mapaniil na pamamalakad ng mga Espanyol sa ating bansa. Sila ay humiling ng pagbabago sa mga Espanyol. Narito ang mga Pilipinong kabilang sa panggitnang lipunan. Dr. Jose Rizal, Marcelo Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Felix Hidalgo, at Antonio Luna. Okay, hanggang dito na lamang. This is Teacher Jen. Hanggang sa muli. Bye! Paalam!